Magandang araw, Impacta. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Liz. Nangyari ang karanasang ito sa tinutuluyan kong boarding house. Taong 2008. Mabalakat, Pampanga. First time ko magtrabaho noon sa kumpanya na medyo malayo sa bahay namin. Nagpasya ako na maghanap na lang ng paupahan na malapit sa trabaho ko. Bale, bed spacer lang ako. At yun lang ang kaya ng budget ko. Tatlo kami magkakasama sa kwarto kung saan nakapwesto ako sa itaas ng double deck. Isang gabi, hindi ako makatulog dahil sinumpong ako ng insomnia. Minabuti ko na lumabas muna sa boarding house para magpahangin. Napakainit kasi sa pwesto ko. Paglabas ko, ay nadaanan ko yung kabilang kwarto na katabi ng boarding house namin. Nakabukas ang bintana nila, kaya naman napatingin ako doon. Nagulat ako nang makita ko yung tatlong babae na nangungupahan doon ay may kung anong kinakain na parang may kulang-pulang sarsa. Nung una, akala ko simpleng pagkain lamang iyon, kaya binaliwala ko. Nilampasan ko yung boarding house nila, tsaka ako lumabas sa gate at naupo doon sa malaking bato sa may ilalim ng puno ng mangga. Pasado alas 10 na ng gabi nang magpasya akong pumasok na sa boarding house namin. Muli nadaanan ko na naman yung katabi ng kwarto namin. Nagulat pa ako dahil hindi pa pala sila tapos kumain. Gayong, mahigit isang oras na akong tumatambay sa labas. Doon na ako nagtaka. Kaya naman, sinadya ko na talagang sumilip doon sa bintana para malaman ko kung ano ang kinakain nila. Napakagatlabi na lang ako nang makita ko na napakakalat nilang kumain. Nagkalat na yung kulay pulang sarsa sa mukha nila. Daig pa nila ang mga bata. Paalis na sana ako nang biglang tumayo yung isang babae. Umalis siya sa pwesto niya. Kaya naman, nawala yung pagkakaharang niya doon sa pagkaing pinagsasaluhan nila. Laking pagtataka ko nang makita na parang sariwang karne na nakahiwa ng pakwadrado ang kinakain nila. Tila ba sinasawsaw iyon sa sariwang dugo? Umiling-iling ako dahil akala ko ay namamalikmata lang ako. Baka ako, isang putahe iyon na hindi ko lang alam ang pagkakaluto. Bago pa ako umalis, nakita ko na nagpahid ng langis sa buong katawan yung babae, tapos gumaya rin yung mga kasama niya. Napabuntong hininga na lang ako dahil nawiwirduhan talaga ako sa ikinikilos nila. Pinili ko na lang pumasok sa boarding house namin, tsaka na ako humiga sa double deck. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Pasado alas 12 ng hating gabi, nang bigla akong magising dahil sa napakalakas na kalabog sa aming bubungan. Sinundan pa iyon ng tunog ng mga pumapagaspas na pakpak. Pinakiramdaman kong mabuti. Akala ko pa nga noon, may dambuhalang paniki sa mismong loob ng kisame. Sinubukan kong baliwalain ngunit lalo pang lumakas yung mga kalabog. Hindi na ako nakatiis. Bumaba ako mula sa itaas ng double deck, tsaka ako lumabas para tignan kung ano yung nag-iingay sa bubungan.
madilim ang paligid, kaya hindi ko gaanong nakita. Pero nakasisiguro ako na isa yung nilalang na may dambuhalang pakpak. Maya-maya pa, may nakita akong katulad nun na lumilipad at nagtungo sa may manggahan. Sa totoo lang, kinilabutan ako dahil kahit na aninag ko lang ang mga iyon, ay nakasisiguro ako na mga kakaibang nilalang sila. Wala naman kasing ganun kalaking ibon. Isa pa, biglang nagbago ang amoy ng hangin simula nang makita ko ang mga iyon. Para bang naging napakasangsang ng amoy at mas mabaho pa sa amoy ng patay na daga. Kinabukasan, kaagad kong tinanong ang mga kasamahan ko kung narinig din ba nila yung malakas na kalabog. Imposible nga naman na marinig nila iyon dahil ng mga oras na yon ay napakahimbing ng tulog nila. Alas 7 ang pasok namin, kaya naman alas 6 pa lang ay umaalis na kami sa boarding house. Isang umaga, paglabas namin sa gate ng kasamahan ko, bigla namin nakasalubong yung tatlong babae. Sabay-sabay silang tumitig kay May. Pagkatapos nun, ay narinig ko na lang na bumulong yung isa. Anyay, napakabango raw ng pagkain gusto nilang kainin. Matapos iyon ay sabay-sabay silang umisi. Nang araw na yun, ay hindi ko pa alam na nagdadalang tao si May. Inilihim niya kasi iyon sa amin. Tatlong buwan na palang sanggol sa kanyang sinapupunan. Bagaman nagtaka ako sa ikinilos ng tatlong babae, hinayaan ko na lang iyon dahil wala pa akong ideya noon kung ano talaga yung ibig sabihin nila. Gustuhin ko man silang tanungin kung bakit ganun na lang kalagkit ang titig nila kay May. Hindi ko pa rin ginawa dahil baka kung ano pa yung isipin nila. Pagsapit ng gabi, nung araw din na yun, muli na naman ako nakarinig ng kalabog sa bubungan. Sa pagkakataong iyon, ay pareho na kaming nagising ni May. Maging siya ay nagulat dahil napakalakas ng kalabog. Makalipas ang ilang minuto, nakita na lang namin na unti-unting bumubukas yung bintana namin. Gawa lang kasi sa plywood yung bintana ng boarding house at medyo luma na rin iyon, kaya marupok na ang kandado at madaling mabuksan. Sabay kami napasigaw ni May na makitang lumilipad na nilalang na siyang nagbukas ang bintana. Kung hindi ako nagkakamali, isa yung manananggal. Kalahati lang kasi ang katawan nito. Akala ko nung una, mag-isa lamang ito. Ngunit biglang dumating yung dalawa pa. Kahit pa magulo ang buhok nila at medyo may kulubot sa mukha, nakatitiyak kami na sila yung tatlong babae na nakatira sa kabilang kwarto. Nag-uunahan silang pumasok sa bintana namin. Halos hindi pa sila magkasya dahil malalapad ang kulay itim nilang pakpak. Umiiyak na kami pareho ni May noon. Hindi na namin alam ang gagawin dahil nilamon na kami ng takot. Basta na lang kami umupo sa sulok habang nakayakap sa nangangatog naming tuhod. Nawawalan na kami ng pag-asa dahil akala namin ay katapusan na namin. Pero mabait pa rin ang nasa itaas dahil may tumulong pa rin sa amin. Walang iba,
kundi ang mismong may-ari ng paupahan. May dala itong asin, holy water, at buntot pagi. Doon pa lang sa bendidatong tubig na uwinisik niya ay para ba silang nasusunog. Isa-isa nang nagsialisan yung mga aswang. Pinakalma kami ng may-ari ng boarding house. Tsaka niya kami tinanong kung may buntis ba sa aming dalawa. Lalong lumakas ang iyak ni May. Pagkatapos ay inamin niya na buntis siya. Bagay na ikinagulat ko ng husto. Doon namin napagtanto na kaya pala sinusundan kami ng mga aswang ay dahil buntis nga siya. Doon ko na rin naunawaan yung ibinulong ng isang babae nung nakasalubong namin sa Lasa Gate. Kaya raw nagpunta roon ang may-ari ng boarding house dahil ilang araw niyang tinitiktikan yung tatlong babae. Hinala raw talaga niya na may kakaiba sa mga iyon. Simula raw kasi nang mangupahan sila, sunod-sunod nang nagwalaan ang mga alaga nilang hayop tulad ng baboy, aso at kambing. Bigla ko tuloy naalala yung bagay na nakita kong kinakain nila noon. Dahil doon sa pangyayaring iyon, ay nag-resign na sa trabaho si May. Umalis na rin siya sa boarding house na yun, kaya naman naghanap na rin ako ng ibang malilipatan. Sa maniwala ka't sa hindi impakta. Ito ang hinding-hindi ko malilimutan na karanasan nang minsan akong tumira sa isang boarding house.